na natutunan ko, don't look for the love. Don't look for love. Just wait for it. Darating yan sa'yo. And ako kasi yung tao po yan na kapag nagmahal ako at pumasok ako sa isang relationship, I make sure na 100% ko maibibigay yung time ko. May gasoline station ka, di ba? Yes po, meron po. Oh, and kung ngayon darating ang love, paano mo mabibigay ng 100% sa dami ng ginagawa mo? You have kaya, a fake law. You have a movie and then you have a serie. Grabing negosyanteng bata ito. Ken, thank you very much. I know you're very, very busy. And alam ko na lumalago ang mga negosyo mo at nagkaroon ka talaga ng time para sa Updated with Nelson Canlas. Thank you. Alam mo, hindi ako nagsasawang kausapin ka kasi ang dami ko talaga natutunan sa'yo. Noong nag-uumpisa pa lang ako sa showbiz, 10 years ago, lahat ng ginaon ko, kuya, lahat ng sinabi mo sa akin, naalala ko pa hanggang ngayon. Teka muna, bibigyan natin sila ng ano, no, ng brief background sa sinasabi mo. Alam niyo po itong si Ken, bata pa lang to, bata talaga, di ba? As in supporting roles pa lang yung mga ginagampanan mo. Pag nag-set visit ako, isa to dun sa mga nakakausap ko ng 2 oras. Ganon. So habang, di ba, habang naghihintay ka ng take, nagkukwentuhan lang tayo. Tapos ang dami niyang tanong. Parang ang feeling ko sa kanya, para siyang isang sponge na, kuya, konti pang words of wisdom. I remember that particular conversation we had. Ang sabi mo sa akin, parang, kuya, gusto kong maging magaling na aktor. Sabi ko, anong magaling na aktor gusto mo? Eh, pwede ka namang maging matinee idol eh. Diba? Pag konting taon na lang, pwede ka namang maging matinee idol. Sabi mo sa akin, kuya, ayokong maging matinee idol. Gusto ko maging magaling na aktor. Anong gagawin ko? Diba? Yes po. I remember that. Hindi ako nagkakamali, taking to ng Yesterday's Bride. Nag-set Yesterday's Bride. Yes. Diba ang sabi ko sa'yo, Ken, alam mo, observe ka lang kasi doon naman talaga nagiging magaling yung aktor eh, di ba? Yung mag-observe ka sa life kasi kailangan makatotohanan yung ginagampanan mo eh. Tapos gumawa ka ng vision board. Isulat mo doon lahat ng mga wish mo. Magkakatotoo yan. Tapos magdasal ka lang. Natatandaan mo yun? Yes, kuya. Ginawa ko yun. Talaga? Point na sinabi mo. Alam mo, nakalagay pa siya sa, until na, yung vision board na yon, nagkupit ako sa mga magazines. Like for example, yung vision board na, yung sinabi mo sa akin, kung meron kang gustong car, gupitin mo yung car na yon, ilagay mo sa board na yon. Kung gusto mo pumunta sa Amerika, gumupit ka ng kahit ano sa mga magazine o libro, ilikit mo yun. Alam mo, ginawa ko yun. Ginawa ko yung board na yon at tinabi ko sa kama ko at kung hindi ako nagkakamali, lahat ng yun nakupad ko. Wow. Nako, nakaka-proud ka talaga, Ken. And I remember, years ago, di ba? Parang nagpunta ka dun sa restaurant namin. Yes. Sabi mo, kuya, gusto ko rin magkaroon ng restaurant. Yes, kuya. And now, you're a restaurateur. Actually, hindi lang isa. Ilan ang branches mo? 3 na po. Awa ng Diyos. Thank you, Lord. At sa mga pupunta sa Cafe Gloss. Eh, hindi ko naman alam, bigla ka magkakaroon ng restaurant na Christmas kasi, yung theme. Yes, kuya. Sabi mo kasi, kuya, kailangan yung experience mo sa buhay, yung passion mo sa buhay, plus yung love mo sa business, pagsamahin mo. Naisip ko, mahilig kami sa Pasko. Ay, talaga? Buong family ko, looking forward kami sa Christmas because ibang Christmas eh. Ibang Christmas sa ating, especially sa mga Pinoy. And kaya naisip ko, Christmas cafe, Christmas restaurant all year round. Araw-araw. Oo. Tayong mga Pilipino eh, di ba? Bare months pa lang, naglalagay na tayo ng Christmas yes tree. Talagang we build so, our year around so, Christmas. September hanggang January. Isa namabot pa ng Feb, di ba? Oo, di ba? So, yun, I took advantage of that. And napansin ko kasi din nung pandemic at yung dumating yung COVID-19, na-deprive tayo sa Pasko. Alam mo tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa Pasko. Pero nung dumating yung pandemic, medyo bumaba yung spirit of Christmas natin mga Pinoy. Mm. Kasi maraming nawalan ng buhay, maraming nag-hirap, maraming na-depress. But you know,
itong business na tinayo ko na to, itong Catholic Laws, yes, it is a business. Money is important. But you know, yung mission namin, hindi lang puro pera. Ang gusto namin, Kuya, manumbalik yung spirit ng Christmas sa mga Pinoy. Na kapag pumunta sila sa Catholic Laws, mapipil nila na, eto yung Pasko ko dati. Eto yung Pasko nung kompleto pa kami ng pamilya ko. Eto yung Pasko na bata pa ako. Eto yung Pasko na kung saan ang saya-saya ng memories ko. Mm-mm. Dagdag ko lang, Ken, ano, I can totally relate. Kasi I'm weird this way. Kasi whenever I'm feeling down, meron akong playlist ng yung mga Christmas songs na napapakinggan ko nung maliit ako. And it brings me back to that time when life was simple, when life was low, when life was beautiful. Na when life wala kang is not that demanding. Na... Exactly. Share ko lang, Kuya. Speaking of childhood, noong Christmas kasi, tumira po kami sa May Carmona, Cavite. At doon ako na-experience na mga rolling. Doon ko na may experience na yung pinagkarolingan namin, yung pera na yon na naipon namin. Kami magkakaibigan, pupunta kami sa Tapsilogan, kakain kami. Ano yung simpleng gano'n, nahabulin ka ng aso, minsan hindi ka bibigyan ng pamasko. Tapos naranasan ko din nung bata ko, Kuya, kapag December 25 na, pupunta ako sa iba't ibang bahay kasama ko yung mga kalaro ko. Kahit hindi ko kakilala yung kapitbahay, mamamasko ako, makikikain ako. Very vivid sa akin yung memory na yon na yun yung Pasko na kinalakihan ko. Yun yung Pasko na gusto kong maramdaman na hindi ko naman ma-experience ngayon. And I'm longing for that Christmas. That's why I came up with the idea of having a Christmas cafe because gusto kong every time na pupunta ko dun sa cafe Claus, maramdaman ko yung ganung feeling. Ken, i-describe mo naman, ano ba pagpasok mo pa lang? Ano ba yung sight, sound, smell nitong cafe Claus? You know what, Kuya Nelson, ang ginawa ko po kasi, iba't ibang theme ng Christmas. Like for example, yung first na branch namin sa May Tandang Sora, it is a French Christmas. So, etong French Christmas na to, maraming bricks. Tapos yung mga, it's more of bricks and woods. Yung feel, may fireplace, may mga Christmas trees kami. Meron kaming inverted Christmas tree, nakabaliktad na Christmas tree talaga. Tapos meron kaming mga, alam mo yung pagpasok mo, yung amoy ng cookies, yung amoy ng kape. Cinnamon! Nakakatuwa kasi na-achieve namin siya sa Tandang Sora Cafe Claus. And kuwari yung sa Tandang Sora, it's a French Christmas. Yung sa Green Hills Promenade namin, yung second branch namin, it is a German Christmas. So doon sa German Christmas na yun, gumawa kami ng bahay talaga nung sinaunang panahon nung sa Germany, yung mga bahay nila tuwing Pasko. So gumawa kami noon. Tapos yung mga pagkain, may German food, tapos may mga beers kami, may mga pretzel kami, ganun. Then, sa Eastwood Cafe Claus, etong Cafe Claus Eastwood branch, Kuya, it is 1930s American speakeasy Christmas cafe. So, makaluma siya. Pagpasok mo dito, Kuya, may mga chandeliers, pagpasok mo may bricks pa din, mga woods, tapos meron kaming jazz singer, velvet curtains, mga chairs na velvet red, deep red, mga ganun yung feel. May fireplace, may mga bookshelves, may mga very 1930s, American 1930s. So, we just wanna make sure itong Cafe Claus, Kuya Nelson, hindi magsawa yung tao. And that's our goal. Nadalin sila sa... Kasi hindi naman tayo may opportunity na makapunta sa France, sa Amerika, o sa Germany. So with our Christmas theme cafe, may padama ba namin sa mga customers o sa mga tao na, ganito pala yung Christmas sa Germany. Ganito pala yung Christmas noong 1930 sa Amerika. Ganito pala yung Christmas sa France. So we just came up with that idea. Nakakatuwa kasi na-appreciate po siya ng mga tao. May challenge ako para sa fourth branch mo. Ano, Kuya? I-replicate mo yung bahay nyo nung maliit ka pag Pasko. Oh, wow. Wait, ang ganda nun na. And diba? It can be a Filipino Christmas. Filipino Christmas. Tapos ang mga si-serve mo doon, puro mga
sineserve natin pag Pasko, di ba? Opo. Oo, bibigka, diba? Puto bumbong, hamonado. Teka muna, I know, syempre, Instagrammable itong Cafe Claus. I'm sure maraming natutuwa dito sa Cafe Claus. Pero may mga tao or may isang tao sa likod nito na talagang nahihirapan. Ken, kwento mo sa akin, gaano kahirap maging isang businessman? Mahirap. You know what, Kenson, hindi dinidisappoint ko yung mga nangangarap na maging businessman. Gusto ko nga silang ma-inspire. I'm just saying mahirap because etong pinasok ko na business, you know this, Kuya Nelson, it's a restaurant, it's food, it's very sensitive at kailangan mo talaga siyang tutukan. And and para sa akin, any kind of business, any kind of field na papasukin mo, mahirap talaga, wala namang madali. As long ang goal mo ay magtagumpay. Nung una talaga, magdalawang isip akong itayo to, kuya. Because dumating yung pandemic, nag-close yung mga restaurants, it's a Christmas cafe, it's a theme cafe. Hindi mo alam kung paano ito tatanggapin ng... So, maraming doubts, maraming questions, maraming pag-aanilangan, kaba, takot sa pagtatayo ng business. At naramdaman ko lahat ng to. Pero lahat ng yun, tinurn ko, challenge ko yung sarili ko. Doon ko na-realize na I have to push my dreams forward. Kailangan kong tuparin to. Kailangan ko ng lakas ng loob. And I'm just so blessed and thankful that I have my family supporting me. And hanggang ngayon, grabe yung suporta nila sa akin. At isa yun sa mga talaga nagpalakas ng loob ko. And, challenge ko yung sarili ko. Sabi ko, kailangan kong gawin to. Kailangan kong tuparin yung pangarap ko. And, hindi ako nagkamali. Tinayo ko ang Cafe Claus in span of wala pa kami isang taon, kuya. Mag-iisang taon pa lang. Ang anniversary namin ay December 26. But we have 3 branches already. 3 branches? Uy, hindi biro yan, ha? Yes. Unang-una, malaking pera yan na isusugal mo talaga. Kasi, aminin na natin, ha? Diba? I mean, lahat naman ng businessman nangangarap na kumita talaga yung ano nila, yung business nila. Pero, 'di ba hindi rin parati ganun minsan. Kaya so kailangan gumawa ka ng paraan para hindi kailangan kumita ako, kailangan maging okay to. Opo. Yes. Mm-mm. So ayun kuya, ang sarap sa pakiramdam. Sobrang hindi kami makakapagtayo ng second branch or third branch kung hindi dahil sa first branch. So ibig sabihin talagang tinanggap siya ng mga tao, binless kami ni Lord dito sa first branch namin sa Tatandang Sora, Quezon City. And nakapagtayo kami ng second branch sa Green Hills Promenade, third branch sa Eastwood City Walk, and fourth branch sa, ito nga na sinabi mo, kuya, kasi na ilagay namin sa Tagaytay. I think bagay na bagay yung bagay na bagay. Plus yung weather sa Tagaytay, bagay na bagay. Very cozy, kuya, di ba? So, ang sarap sa pakiramdam na sa lahat ng mga gustong mag-businessman, ang gusto ko lang ipayo sa kanila. Dati, kuya, ikaw ang nagpapayo sa akin. Ang sarap. Oo, ngayon masarap na. Alam mo, kaya nakaka-proud ka. You know what? Gusto ko lang din siyang i-share sa mga tao, sa mga nangangarap na maging businessman. Walang malaki, walang maliit na business. Mm-hmm. As long as may passion ka dun sa business na yon, gusto mo yung ginagawa mo. Pag meron ka nun, hindi ka magkakamali at alam ko magiging successful ka. Hindi ko sinasabing madali ang maging businessman. Mahirap. It's a very challenging experience. But at the end of the day, basta nagtiwala ka sa sarili mo at wala kang inaapakan na tao at nakakatulong ang business mo sa maraming tao, hindi ka babagsak. Magiging successful ka. And yun yung mga elements o yung mga recipes na kailangan natin sa buhay, lalo na sa pagbibusiness. And lahat ng yun, ginamit ko, lahat ng yun, in-apply ko dito sa Cafe Claus, and nakakatawa, effective siya talaga. Yung puhunan, malaki yan. Pero aside from sa puhunan, yung hindi mo talaga mabibili is yung commitment mo, yung time mo na i-google sa business. Ikaw ba, ngayon kasi, di ba, wala ka mo nang ginagawang mga serye.
So mm-hmm. tutok ka muna dito sa business mo. Gaano gaano katagal ka sa restaurant mo, or gaano gaano karaming oras ang ibinibigay mo sa mga restaurant mo? Kapag wala po akong tapings or shootings, ay malikita lang nila ako sa traffic loss. So, ang ginagawa ko sa buong araw, unahin ko muna yung tandang Sora Kansas City, 9 a.m. hanggang 12. Tapos pagdating naman after ko ng 12 sa tandang Sora, pupunta naman ako sa second branch sa Green Hills, 1 p.m. hanggang mga alas 5 yan, 1 to 5 p.m. So pupunta naman ako sa Eastwood para i-check siya, mga 6 p.m. yan hanggang mga hanggang 12 midnight. So talagang hinahati ko talaga at gusto ko talagang bisitahin lahat ng branch kung ano yung nangyayari. At saka yung quality ng pagkain mo, kailangan binabantayan mo. Babantayan kasi pagkain to eh, kakainin ng tao ito eh. Oo. So, doon kami yung pinaka-focus talaga na minimake sure namin yung quality ng mga pagkain namin talaga ay nandoon para sa health ng mga tao, ng mga customers ng cafe boys po. Ang ganda nung sinabi mo na yung meron kang mga oras talaga na pagpunta doon sa mga branches mo, no? Ultimo yung mga kailangan, yung mga corners kung malinis, tinitignan mo yung CR. Naranasan ko na rin maglinis ng CR ng mga ng restaurant. Di ba? Kasi talagang hindi mo matitiis eh. Di ba, parang anak mo eh, di ba? Sa'yo yun eh, baby mo yun eh. Exactly. So, kahit meron man dyang dumi o ihi ng ibang tao, lilinisin mo yun eh, di ba? Ayaw mo madumihan yung anak mo, yung baby mo. Yes. Yes, naranasan ko na rin na mag-serve ka dahil kulang kami sa tao. So yeah, nagte-take ng orders, minsan nagtataka yung tao, parang anong ginagawa mo dito? So, totoo yan, ikaw, ganun din, nagte-take ka rin ng orders for sure. Yes, nagsasuot ako ng uniform. Wow. Meron po kasi sa amin na protocol na kahit na CEO or president or COO ka ng company or kung ano pa man, basta na doon ka sa loob ng restaurant at gusto mong tumulong, you have to wear the uniform. And ako, hindi ako pwedeng pumunta doon na kikilos ako, pupunta ako sa kitchen, pupunta ako, mag-serve ako ng naka-civilian ako. That's the number one rule sa amin. So, ako kuya, nagsusuot ako para kailangan ko talagang naisipan ko na mag-serve o magluto sa kitchen. Nag-uniform talaga ako kuya. O kahit maglinis lang ng CR, naka-uniform pa rin ako. Ang hirap talaga, pero kailangan mo lakasan lang talaga yung loob mo. Kailangan mo ng determinasyon. At hindi mo ito magagawang mag-isa. Imposible. Kailangan mo ng right people. Kailangan mo ng support. Kailangan mo ng inspirasyon para magawa mo ang lahat ng ito. Ganong kahirap man yan. From construction, from creating the menu, from getting the right staff, from the decorations, the interiors, madami. Everything. At saka, everything. Ultimo yung ano, di ba? Ultimo yung sineserve mong pagkain, kailangan papasa sa panlasa mo as a consumer, di ba? Kailangan, bago nyo iserve to, kailangan nasarapan ako. Kasi ikaw honest ka sa sarili mo eh. Medyo sure tumabang ako kuna kasi kakabulit. Hindi hindi totoo yan, hindi totoo yan. Kasi ano, 'di ba, parang 'yun yung nagiging problema natin minsan pag pinapatikim natin sa mga kaibigan natin. Lahat naman sila masarap eh. Okay to. Pero pag ikaw na 'yung tumikim, parang ay hindi, may nakikita ka ng mga problema. Yes. Alam mo 'yan. Kasi, sa sarili mo, matitikman mo 'yan eh. Teka muna, Ken. Nabanggit mo na, you know, kailangan may inspiration ka. What inspires you? My family. Yun po talaga. You're working hard because of your family. I'm very focused and alam ko sa sarili ko na ano ako kuye. Kahit sinasabi na ng katawan ko na pagod na ako. Go pa rin ako eh. Para sa pamilya. I know that. For my family. Ano talaga, kuya, kahit sa takbo ng karera ko dito sa GMA7 po, ginagawa ko to not only for myself, also for my family. I'm the breadwinner po and I'm just proud to say. And ngayon, may kaakibat na ako, yung kapatid ko si Mark, na talagang masasabi kong ang laking tulong sa akin.
And talaga nagtutulungan kami buong pamilya. At ang sarap lang sa pakiramdam dahil nai-inspire ako lalo na pag-igihan pa yung pag-business. Because yung pamilya ko ay hindi lang sila naghihintay dun sa resulta. Kasama sila sa proseso. Dun po ako umuugot ng lakas. Oo. Nakita ko naman all these years kung paano mo inalagaan yung pamilya mo, kung paano ka talaga nagpapakahirap. Actually, kahit nga madaling araw na tayo nagkikita sa taping, di ba? Parang hindi ka pa rin pagod. Sabi ko, grabe tong batang to, hanggang ngayon may energy pa, oh. Talagang yun talaga yung driving force mo. Opo, kuya. Na-realize ko lang din kasi, kuya, talaga na ikli lang ng buhay ng tao. Gusto ko lang talagang maging masaya at maka-inspire ng ibang tao at makatulong sa maliit kong pamamaraan. You know, tulad nitong Cafe Clos at ng yung restaurant mo, kuya, yung restaurant ko nyo ng Pangreal, ang sarap sa pakiramdam dahil nabigyan natin ng pagkakataon na mabigyan ng work yung mga staff sa panahon ng pandemya. At Totoo yan, akala natin, Kuya Nelson, na hindi tayo nakatulong. No, malaking tulong yun para sa kanila at para sa pamilya nila. You know what, kuya? Napakaswerte ko lang din na bilang isang tao. Dahil etong mga sinasabi ko kasi, kuya, hindi ito nang galing sa akin mismo eh. Ito yung mga natutunan ko sa ibang tao. Tulad mo. Yung mga words of wisdom mo sa akin noon, kuya, ina-apply ko ngayon. At kapag natutunan ko na, at kapag alam ko na siyang gamitin, sinishare ko siya sa ibang tao. And itong mga salita ko nito, hindi talaga nang galing sa akin to, kuya. Galing to sa ibang tao. At sabi mo nga, 60, 70 years old akong magsalita, the way I, yung point of view ko sa buhay. Why? Because nandyan yung lola ko na, araw-araw akong pinagsasabihan at pinapangaralan at pinibigyan ng words of wisdom para palakasin yung loob ko. Nung nabubuhay si Kuya Germs, ang daming mga aral sa akin na binibigay. Sabi niya sa akin, mahalin ang trabaho, mahalin ang katrabaho, magtipid. Nakausap ko din yung mga veteranong artista na nakakasama ko, sila Miss Gloria Romero, na sina Miss Boots Anson Roa. Nakaka-proud ka talaga. Gusto ko magpa-thank you sa'yo, kuya, kasi isa ka dun sa mga tao na nagbitaw sa akin na maraming salita, magagandang salita para pagandahin ang buhay. Thank you, Kuya Nelson. Salamat po. Naku, thank you rin sa'yo at nakinig ka. Pero ano, bago maging masyadong deep ang usapan natin, naalala ko lang, ha, kasi one time, binisita ni Aubrey yung Cafe Clos, tinanong niya sa akin, sabi, bakit ba gustong-gusto ni Ken ng Christmas? Alam mo, sagot ko sa kanya, it's so funny, kasi sabi ko, bakit? Sino bang inaasahan natin pag dumarating ang Pasko? Sino ba? Diba yung kumakaway pag mapasko na? Sir Jose Marichan? Oh, sabi ko, oh, yun. Sabi ko, oh, diba? Ken-chan? Jose Marichan? Oh, nga, alam mo, Kuya Nelson, nakaka-proud lang din kasi nung launching ng Eastwood Cafe Clos, na-invitahan namin si Mr. Jose Marichan. Bucket list mo yan, ha? Bucket list talaga yon, kuya. Nagawa po namin. At in fairness, bumabagyo nung araw na yon. Yes, kuya! Wow. Diba? Pero sabi ko, diba pinag-usapan namin yon, matutuloy ba yung Clos Chela? That's how you call the event, diba? Matutuloy ba yung Clos Chela ni Ken? Ang lakas ng ulan, bumabagyo. Pero natuloy pa rin. Talagang, God was good. Talagang, yes, kuya. Nagkaroon ng time na hindi umuulan. Tapos ano? Puno. Yung mga tao, akala namin hindi pupunta. Pero puno pa rin talaga siya. At ang sarap sa pakiramdam na, yun, kuya, tulad ng mga ganong mga pagkakataon, yun yung mga nagpapalakas ng loob ko eh. Na kahit sa kabila ng bagyo, ulan, kidlat, malakas na hangin, problema, stress, pressure, ito yung papalakas ng loob mo, yung mga tao na kapaligid sa'yo, yung mga tao susuportahan ka at iaakyat ka at ihilain ka papababa, pataas. Yun yung talagang nakakalakas ng loob, na pag-iigihan ko pa dahil ganito yung suporta niyo sa akin. Yun po. Siguro batiin muna natin yung mga nakikinig sa atin or yung nanonood sa atin abroad, yung of course yung mga kapuso natin sa GMA Pinoy TV. Apo,
Yan. Sa mga kapuso natin na nasa abroad, mga OFWs at sa lahat po ng nanonood ng GMA Pinoy TV. Hello po sa inyong lahat mula dito sa Pilipinas. Sana po ay nasa maayos kayo na kalagayan. And sana po ay safe kayo. Sana kayo ay lahat ay healthy and laging masaya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. At sana rin po makabisita ulit kayo dito sa Pilipinas. Miss na namin kayo. And sana rin at po ikaw, makabisita rin po kami dyan. Saan mang kontinente po kayo naroroon. Ako, medyo na-miss ko na din po talagang bumiyahe abroad. And looking forward ako na mapasaya mga kapuso natin sa iba't ibang panig ng mundo. And ingat po kayo. See you soon. See you soon, mga kapuso. Ayan. Ken, we are going to talk about your illustrious career. Yes. There's no better way to describe it eh. Kasi kakaiba yung mga roles na ginagampanan mo eh. Totoo nga, tama nga yung sinabi mo na kuya, ayokong maging matinee idol. Gusto ko maging isang actor. Gusto ko yung kakaiba yung mga ginagampanan kong roles. Diba? Totoo naman. Diba? Iba-iba yung mga roles na nagampanan mo. Merong cute, merong hindi cute, merong nakakatakyut. Natupad nga yung pangarap mo na yung magkaroon ka ng dual personality na hindi yes. hindi mabait yung isa. And talaga sabi ko itong si Ken, nakukuha lahat ng gusto niya. You know what, kuya? Every time na tinatanong mo po ako before, ano pa ba yung role na gusto mo? Lagi kong sinasabi, gusto kong mag gay role, gusto kong makagawa ng isang taong merong mentally challenged na isang tao ng dual personality, gusto kong makagawa ng rom-com. You know, lahat ng yun, kuya, lahat ng mga sinabi ko na roles na yun, isa-isa kong natutupad. At ang sarap lang sa pakiramdam talaga na ang saya sa feeling na talagang kapag ginusto mo yung isang bagay at talagang nagpursige ka, makukuha mo yun. At ganun yung mga ginawa ko sa role. Kaya ako nakuha tong mga roles ko po dito sa GMA na iba't ibang mga roles, mga iba't ibang mukha ng buhay. Kasi minake sure ko sa sarili ko, pinangarap ko siya, at every time na pinipitit ko yung mata ko, nabivisualize ko na ginagawa ko yung role na yun. Kaya, awa ng Diyos, nabibigay ko sa akin yung role. Parang talagang malakas lang talaga tayo kay Lord. Alam mo, Ken, ito yung, ito yung observation ko sa'yo, ha? Like, pag napapanood kasi kita, nakakalimutan kong ikaw si Ken Chan. Thank you really po. Dive into the character. You really sink your feet into the character. Paano mo ginagawa yun? Kasi hindi ko naman alam kung gaano ka-challenging yung buhay mo nung bata ka, no? Pero grabe yung angst, grabe yung ang lalim nitong batang to. Parang ganun yung dating mo sa akin. You know, kuya, nagagawa ko po itong mga character na to. Alam mo, kuya, hirap akong umiyak noon. Sa mga characters na ginagawa ko, hirap ako kasi masayain akong tao eh. Oo nga, alam ko yan. ako yung tao ko na kahit na may problema na nandyan na, itatawanan ko na lang. Hindi ko naman iiwan, isosolve ko pa rin siya. Pero, hindi ako magdudwell doon sa problema na yun. Kasi masayain akong tao. Gusto ko talaga masaya. Laging nakatawa, nakangiti. Yung hindi ako maiyakin na tao, kuya. Lagi ko lang kinikilig sa loob. So medyo nahirapan ako. So kung bakit ako nakakapag na nagagawa itong mga characters na to, because I immerse with my characters. I study. Para akong dumaan sa grade, sa elementary, sa high school, sa college, sa kumuha ng major. Minsan nga napu-frustrate ako kasi hindi ko alam kung paano buuin ang isang character na ibibigay sa akin. Pero talagang pinagtutuunan ko ng pansin at humingi talaga po ako sa GMA 7 ng oras para mapag-aralan ko yung character ko. Kasi para pagdating ko sa taping, pagdating ko sa shooting, ready na.
hindi na matatagalan yung production. So, yun yung ginagawa ko. Kasama na dito, kuya, yung disiplina, yung kailangan kong matulog ng maaga, kailangan ko ng 8 hours of sleep. Totoo yun, kuya. Disiplinado ka ba? Old soul kasi ako eh. So, talaga, kapag gusto ko mang, nag-invite po ako ng mga friends ko dito sa bahay. Yun po yung ginagawa ko. But, opo kuya, masasabi ko na isa akong tao na mahal ko yung craft ko eh. Mahal ko yung trabaho ko. Mahal ko yung pagiging isang artista, actor. So, kasama na dyan yung disiplina na, disiplina sa pagkain, disiplina sa tulog, disiplina sa katawan. You have to love yourself first. And kapag minahal mo yung sarili mo, ibig sabihin mahal mo rin yung trabaho na ginagawa. Kasi kapag puyat ka, wala kang kain, paano ko makakaari ng maayos? So, it takes, ano talaga, itong mga akala natin na mga simpleng bagay na hindi makakatulong. Pero ito talaga yung malaking impact kung paano ko nagagawa ng justisya yung mga rules na binibigay sa akin. After Manopo Legacy, meron na bang mga naka-line up na gagawin mo? Yes po. Kaya yung ngiti mo eh. Pag tinatanong kita ng ganyan, nababasa ko na kaagad eh. Proud po ako, Kuya Nelson. Gusto ko lang ibalita na meron po akong gagawing pelikula. It's it's my first solo film under Wide International Film Production. And this is directed by Director Lou Ignacio. At ang title po nito ay Papa Mascot. Masaya po ako because hindi lang po ako artista dito, kundi isa rin po akong producer dito sa pelikula na to. And first time ko, ito isa to sa mga bucket list ko, Kuya Nelson, na producer ng isa sa mga proyekto na gagawin ko. And looking forward ako na mag-produce pa ng mga pelikula para sa mga kapwa-artista ko dito sa GMA 7. And ang sarap lang sa pakiramdam dahil talagang unti-unti kong nabubuo yung pangarap ko, kuya. So, yes, I'm gonna make a film, and not just an actor but also as a producer po. I'm just so proud and na sabihin to at ibalita sa mga tao po. Uy, alam mo, Ken, kanina ko pa sinasabi sa'yo to, ah, nakaka-proud ka talaga. Kasi yung sinasabi mo ngayon na pagtulong sa industriya, yan yung promise mo kay Kuya Germs eh. Yes, yes mo Kuya Nelson. Sabi ko, kapag napunta ko na yung pangarap ko, ako naman ang babawi sa mga taong tumulong sa akin. And gusto ko yung mga taong tumulong sa akin, sila yung mga makakasama ko dito sa proyekto na gagawin namin. And hindi lang naman po ako ang producer nito. Apat po kami. And ang goal po namin ay mabigyan ng trabaho yung mga staff na nawala ng trabaho because of the pandemic, because of COVID-19. And mabigyan sila ng pagkakataon na maibalik ulit yung trabaho sa kanila. At ang sarap lang din sa pakiramdam, kuya. Masarap talaga sa pakiramdam. Naluluha nga ako eh. Kaya Papa Mascot, kasi meron ako ditong anak na babae na 5 years old. Na every time na nagbe-birthday siya, nakagawian ko na magsuot ng mascot para supresahin siya. So, binansagan niya ako ng Papa Mascot. Yun yung alias niya sa akin, yung anak ko na babae. And this film is about justice, about family, about fighting for rights, and fighting for love. So, hindi ko siya pwedeng sabihin lahat, elaborate pa, but this movie, ito yung istorya na matagal ko nang hinahanap. Ito yung istorya na matagal ko nang pinapangarap na magawa, at ito na magagawa ko na. And I'm so excited. Excited ako, kuya, because this is directed by international award-winning director Direk Louie Ignacio. Oh, isa pa yung proud, nakaka-proud din yung taong yan talaga. grabe. Alam mo, Ken, natatakot ako ah, kasi dito sa Papa Mascot mukhang paiiyakin mo na naman ako ng paiiyakin mo na naman kaming lahat ng balde-balde ah. Iyak talaga siya. Binabasa ko pa lang yung script, talagang naiiyak na ako at na-imagine ko, na-visualize ko yung mangyayari. And sobrang ang daming twist, ang daming makaka-relate.
tungkol sa pagmamahalan ng isang ama at ng isang anak. At kung paano nila, kasi normally, pinaglalaban natin yung love natin sa special someone, di ba? Sa boyfriend, sa girlfriend, sa asawa. But this time, makikita nila ang ibang mukha ng pagmamahal. Oh, ang ibang mukha ng love. Ang love na kung saan ipaglalaban mo talaga kahit na anong mangyari, na this is about love, about a father and a daughter na pinagkait sa kanila ng tadhana yung buhay na pinapangarap nila. Pero at the end of the day, sila pa rin yung magsasama. At gusto ko lang din pong ibalita na may gagawin po ako dito na teleserye dito sa GMA7. Sa GMA Talibabad po mapapanood ng mga kapuso natin. This is a film, a remake, and this is a collaboration between Viva Entertainment and GMA7. First time po na mag-collaborate ng Viva at ng GMA7. At bubuo na isang napakagandang teleserye. Ang teleserye ay hango po sa pelikula noon ni Miss Vilma Santos and ni Mr. Tonton Gutierrez and Mr. Ricky Davao. And ngayon po ay isa sa buhay po namin yun. And I'm very proud kasi alam ko tong pelikula na to, napanood ko to, at ang sarap lang sa pakiramdam. Lagi kong sinasabi ang sarap sa pakiramdam kasi talaga pong I'm really happy na isa po ako sa magbibigay buhay ng isa sa mga character nitong napakagandang istorya na to. Let's talk about your personal life. Ang dami-dami mong ginagawa, Ken. Wala ka bang time? Baka wala ka ng time para sa love life. Gusto ko na, kuya. As in? gusto ko na. Oh, yan! Oh, girls, alam nyo na. Kuya Nelson, maniwala ka sa hindi. Gusto ko na talaga. But, grabe, ano eh. Totoo pala yun. Kuya Nelson, na kapag unti-unti mong natutupad yung pangarap mo sa buhay, yung goals mo na nandiyan na sa harapan mo. Hindi naman sa hindi mo kailangan, pero hindi mo hinahanap. Hindi mo hinahanap o wala kang time na maglaan ng time. Or simply put, katulad nung sinasabi mo, Ken, no, na hindi kasi ako naghahanap, naghihintay lang ako eh. Hindi mo ako nagtatago. Kasi kuya, yun yung isang natutunan ko sa love. Sa love kasi, ang natutunan ko, don't look for the love. Don't look for love. Just wait for it. Wait for it. Darating yan sa'yo. And ako kasi yung tao, kuya, na kapag nagmahal ako at pumasok ako sa isang relationship, I make sure na 100% ko maibibigay yung time ko. Teka muna. Wait. I'll cut you there, ha? Oh. And kung ngayon darating ang love, paano mo mabibigay ng 100% sa dami ng ginagawa mo? You have kaya, a fake love. You have a movie and then you have a serie. Ang ginagawa ko, kuya, itong cafe clause, ini-establish ko muna siya. Gusto ko, darating kasi sa panahon na pwede ko na siyang iwan. Dahil, actually kuya, ngayon, naiiwan-iwan ko na yung cafe clause kasi nakukuha na smoothly yung business. And naiiwan ko na siya, hindi na ako masyadong kailangan pagtuunan ng pansin. You know? And, yung iba ko pang mga business naman, ganun din kuya. May gasoline station ka, di ba? Yes po, meron po. Oh, grabing negosyanteng bata ito. Hindi, kuya, kailangan lang talagang kumayod, you know. Ito yung, kuya, ginagawa ko to, not only for my family, but also for myself. Sabi ko nga kanina, ginagawa ko to para sa pamilya ko, but also for myself. Yung pag sinabi ko for future myself, mo din, for my future, for my future, and for my future wife. And dahil gusto kong i-establish itong mga business na ginagawa ko ngayon para pagdating ng isang tao na yun, pagdating ng isang tao, right person para sa akin, mabigay ko sa kanya yung buhay na gusto niya. Magbigay ko sa kanya yung pinapangarap ko na buhay para sa magiging pamilya ko, magiging asawa ko, at magiging mga anak ko. Para ready na. Para hindi na sila mahirapan. Okay. No, hindi ko kasi alam ang totoo eh. Like parang bakit may mga lumalabas na intriga or may mga lumalabas na chismis na hindi raw kayo okay ni Rita. Eh best friend ba si Rita, di ba? Opo. Akala kasi ng mga tao, kuya, na kami ni Rita po nung... We're talking about Rita Daniela, ha? Yeah, Rita Daniela. Nung nagdalang tao po siya. Akala nila magkagalit kami na nagalit ako, nagkanta ko sa kanya dahil nasayang yung love team namin, na nagalit siya sa akin kasi
hindi ko daw maintindihan yung mga issue. You know, hindi totoo lahat ng yun. Hindi totoo na galit kami sa isa't isa. Hindi. We support each other. And alam ko na pangarap ni Rita nung ginagawa pa lang namin yung may special tatay. Every time nakarga niya sa baby angelo, sabi, lagi niya sinasabi, gusto ko na magkaroon ng baby boy. Gusto ko na magkaroon ng anak. At alam kong pangarap niya magkaroon ng anak. At itong nangyari sa kanya, na binigay sa kanya ni Lord yung blessing na hinihintay niya ang magkaroon ng baby, napakasaya ni Rita. And I'm so proud of her. I'm so happy for her. Dahil alam ko na natupad yung isa sa mga pangarap niya ang magkaroon ng baby boy. Oh. And wala kami sama ng loob ni Rita. Hindi kami, at alam ko makakatrabaho ko pa siya ulit. Nararamdaman ko. Malay mo, pa, dito sa mga susunod mong projects, di ba? Hindi pa naman na, oo kuya, hindi pa naman natatapos yung career ni Rita porket na ng mga anak siya nagkaroon. No, I believe na mas magiging fierce si Rita after niyang magluwal ng kanyang baby. Mas magiging focus siya sa trabaho niya, mas magiging yung drive niya sa pagiging actress mas nandoon because meron ng rason kung bakit at yun yung anak niya. Yan. And magandang sa'yo na rin nang galing, di ba? Gusto ko lang linawin din, kuya, kasi akala ng mga tao po talaga, yung mga fans po namin, yung Ritken, magkagalit kami kasi may one time na isang video na kumalat na inalalayan ko si Barbie Fortesa sa stage ng AOS, tapos si Rita hindi. Eh, ang totoo nun, kuya, hindi ko talaga nakita si Rita nun. Hindi ko talaga nakita kasi kami ni Barbie, magpapalit na kami ng damit para sa isang segment. Pinagmamadali kami. So, at saka kami ni Barbie yung magkatabi. I just wanted to explain myself lang na hindi ko naman kailangan gawin. Just to clear lang, para lang also mapanatag yung loob ng mga fans namin na wala pong gano'n na nangyari po na hindi kami nagpapansin na ni Rita sa studio. Nabanggit mo yung AOS, teka muna. May naikwento ka pala sa Facebook minsan tungkol sa naranasan mong kababalaghan. Ayan sa na! Sa AOS. Totoo ba to? Mahilig ako sa horror stories. Pero ako yung unang matatakot. Teka muna, bago ka muna magkwento ng ghost stories, tatanungin ko lang, nag-ghosting ka na ba? Ayaw, di ba? maraming beses na. Uwe. Ako yung iniwan. Uwe. Oo, maraming beses. Bakit? Na. Most of the time. Bakit? Lagi nila sinasabi, kuya, wala daw akong time. Which is totoo. Which is totoo, kuya. Kaya din ako natatakot kung bakit wala akong karelasyon. It's because takot ako, natakot na ako eh. Parang ako nagkaroon ng phobia, kuya Nelson, na iwan ulit ang dahil sa time. At alam dahil, ko may pagkakit yung buong time ko because alam ko kung gaano ako kabusy na tao dahil sa business na ginagawa ko, dahil sa career ko sa showbiz. So, yun. Kaya, ilang beses po ako nag-ghosting dahil sa oras. Dahil sa... Eh, teka muna. Let's turn the tables around. Ikaw ba nang ghosting ka na? Nang ghost ka na ba? Hindi ko alam kung may kuliglig to na. Teka muna. May kuliglig. Mayroon narinig akong kuliglig. Nag-isip ka ng malayo, ng matagal doon. Ayoko naman kasing magpakalinis, kuya. I mean, yung wala akong ano. Pero, hindi ko masasabing ghosting, kuya. Kasi, nagsabi ako ahead of time. At kinausap ko yung person. So, kasi para sa akin, ang ghosting, yung bigla na lang nawala, nang walang pasintabi. Yung bigla kayo nag-uusap, na nag-date kayo. Wait. Teka muna, itong semi-ghosting mo, semi-ghosting kasi nagpaalam eh. Itong semi-ghosting mo, artista ba to? Hindi eh. Ay. Hindi siya artista, kuya. Hindi ko naman sinasarado yung puso ko sa mga artista, pero as much as possible, gusto ko yung makaka-partner ko, yung makakasama ko talaga. Wala sa showbiz. Sa mga nang-ghosting sa'yo, meron bang mga artista dyan? Nang-ghosting sa akin? Oo. May artista ba dyan? Naku, parang ang dami mong binibilang. Kenchan, ang dami-dami mong binibilang, ha? Hindi, kuya. Ako iniwan nila, di ba? Oo. Ginawa sila, mayroon. May artista? Meron. Oh my God.
May initials ba? O wag na. Wag na lang, kuya. Kinakabahan ako. Papagalitan tayo ng sparkin. Baka mamaya sabihin niya, oh, ikaw ba talaga ng ghost? Ako ba talaga ng ghost? Oo nga, mamaya baliktarin ka pa, di ba? Wag na, wag na. Pero meron, merong artista. May artista. Ilan? Actually, grabe yung isa. Meron naranasan ko po na ginost ako ng isang artista at nang ghostin po ako ng isang artista. Pero again, just to clear myself, kuya. hindi ko siya maano na nag-ghosting kasi nag-explain ako. Hindi ako umalis, nag-explain ako, sabi ko I'm not ready. Hindi ko kaya pumasok sa isang relationship. I'm sorry. So nag-date kayo. Nag-date muna kayo tapos ginost ka or tsaka, or yung isa ginost mo rin. Yes, meron na. Nandun na sa point. Yun naman pala, parang may efforts ka naman pala to start a love life. Hindi ko kaya. Kaya lang hindi natutuloy. Hindi lang talaga natutuloy kasi natatakot ako. Na baka pag mas lumalim yung love ko dun sa tao na yun, tapos nawalan ako ng time, mas masakit. Yun na nga. Nag-sorry ka na ba doon sa ginost mo? I always say sorry, kuya. Hindi ko kayang talikuran yung inumpisahan ko na na relationship. Kasi for me, once nag-uusap kayo, relationship na yun eh. I mean, wala man kayong commitment sa isa't isa o wala man kayong label. Pero once na nakipagpag-usap ka, may feelings na, no? Kahit konti. Na, that's a relationship already. Mm-hmm. You have mutual understandings. And doon pa lang talagang masasabi kong meron na. So, kapag hindi ka ready at na-realize mo na hindi pala siya, huwag mo lang, ang payo ko lang, huwag mong iiwan basta-basta. O huwag lang yung bigla kang bula, parang bulang mawawala. Kausapin mo, mag-explain ka at mag-sorry ka. And I think that's the best thing, way to do it. Oo. Ngayon, tapos na tayo sa ghosting. Balik tayo doon sa ghost story mo. Ang galing ng segue, no? Ang galing ng mga segue natin, no? Ano nangyari? Teka muna. Okay, paano ba to? Alam mo, kuya, ang dami kong mga naranasan na. Wala akong third eye. Hindi ka nakakaramdam, hindi ka nakakakita, ganun. Never pa ako nakakita ng mundo. Never pa ako nakaramdam. Meron lang, hindi naman never, may isang beses. Hindi ko makakalimutan to, Kuya Nelson. I was in elementary days. Grade 5 po ako. Di ba nung elementary tayo, kuya, uso sa atin yung mga cleaners. Monday group, Tuesday group, Wednesday, Thursday, Friday. Ako nasa Tuesday group ako. Hindi ko nagkakamali. That was Tuesday ng hapon. So, ang labasan kasi ng mga estudyante, kuya, 4 p.m., 4:30 p.m., tapos na yung class. So, matitira ka doon ng mga 5 p.m., mag-start ka ng maglinis hanggang, minsan hanggang ano, kuya, hanggang 5:30. Yung medyo padilim na, yung ganun. Kasi, minsan, naglalaro pa kayo ng mga classmates mo, ng mga cleaners na naiwan, ganyan. Eh, yung time na yun, kuya, parang, alam mo yung hapon na, yung paggabi na, yung parang paasol na yung langit, yung ganun na. Yung paalis na isa talaga. Tapos, naghintay po ako ng sundo noon. Yung sundo ko kasi hindi pa dumarating. Eh, lahat ng mga cleaners na kasama ko, nakaalis na. So, ako na lang naghihintay ng sundo. So, naiwan po ako sa classroom. Ako nagpatay ng ilaw, ako naglock ng pintuan. Ang dala ko pa noon yung trolley na bag, yung hila, yung ego. Kasi yung bibigat ng mga books mo noon eh. Oo, kuya. So, yun ang dala ko noon. Tapos, nasa corridor ako, naglalakad ako, kuya. Sa isang classroom, yung doorknob, yung nag... Yung naggaganda yeah, ka noon. Oo. So, ang akala ko may nag-estudyante sa loob na na-lock, hindi makalabas. Yung bintana, makikita mo yung loob ng classroom kasi clear yung window ko, di ba? Yes. So, well, nung naglalakad ako, so nag yung doorknob. Tumingin ako. Pagtingin kong ganun, nag-stop yung doorknob sa paggalaw. Tapos mga after 3 seconds, gumalaw siya ulit. Medyo kinabahan na ako doon. Pero yung kaba na yun, inisip ko, may estudyante sa loob. So, sumilip ako sa pintana. Sumilip akong ganun. Wala. Walang tao sa loob.
Hala. Tapos kuya, huminto ulit yung doorknob. Tapos sinignan ko ulit yung doorknob. Nag-ano ulit, naggumalaw siya ulit. Nagaganon ulit. Oo, oh. Ano po, hindi ko alam. Alam mo yung tumatakbo ako, ay, kinikilabutan din ako, boy. Alam mo yung tumatakbo ako na parang hindi ako umaalis sa pwesto ko. Totoo pala yun. Yung ambilis na takbo, pero parang hindi ako umaalis sa pwesto. Pero nandun ka pa rin. Oo, kuya. Alam mo, yun yung hindi ko makalimutan kasi talagang totoo palang may, totoo pala. Sabi ko, oh my gosh, totoo palang may, ano ba yun, may ito ba yun? Masamang element. Hindi ko po alam. Pero, I don't know. Wala akong nakita, mo, kuya. Wala akong nakita kanino. Wala talaga. It's just that doorknob na gumalaw, na huminto, tapos gumalaw ulit, huminto, gumalaw ulit, na walang tao sa loob. What's it's that? So funny na doorknob din yung karanasan mo, ha? The closest thing na nakaranas ako ng isang ghost story. Yes, kuya, ikaw. Ano yan eh, like parang mga 30 years ago, nasa Puerto Galera kami. Mm-hmm. Tapos, yung mga kasamahan ko, nasa ano, parang may binili yata. So mag-isa ako sa kwarto, sabi nila may bibili niyata sila na gamot or something kasi inuubo yung isang kasama namin. So hinihika. So lumabas sila. Ako naman, syempre relax, relax lang, sarap ng hangin. Ano yun eh, nasa hill kasi yun eh. Tapos yung hangin sa sobrang lakas, bumabagsak yung pinto, yung vlog. Tapos bubukas ulit. Kasi syempre, di ba, may hangin eh. Oo. So, alam mo, siguro daming beses, hindi ko pinapansin na parang hindi ko na pinapansin na kahit maingay yung pinto. Kasi, ano na eh, parang, di ba, sarap-sarap ng hangin, yung relax-relax ka. So, yaan mo siya. Alam mo, finally, naririnig ko na yung mga kasama ko dumarating. Tapos tumayo na ako. Tapos, ito yung natakot ako. Kasi di ba gumagano yung sarabukas. Opo. Pero para pala buksan mo siya, kailangan ihitin mo yung paano siya bumubukas? Paano siya bumubukas ng more than 20 times? Yeah. Di ba? So, ano doon sa, anong sabi? Wala. Nung kinaumagahan, no, syempre, di ba, parang, ano, naikwento ko lang, nung nag-uusap kami over breakfast, tapos yung isang katiwala doon, sabi niya, ay, nako, buti nga, hindi nagpakita sa inyo eh, kasi may nagbubukas ng pinto daw dyan. Also, alam, aware sila, kuya. Aware pa sila. Oh, yung pero yun, hindi na ako bumalik doon. Ken, mayigit isang oras na tayo nag-uusap. We've come to... Oo. Parang ano no, parang hindi ko namamalayan yung oras. Isang oras na pala yun, kuya. Pero thank you for being open, ha. If there's a question na matagal mong... Sige lang! Ako naman, di ako nahihiya magtanong sa'yo eh. Ako. Oo, wag ka mahiya. Kung meron kang isang tanong na gusto mong tanungin sa akin all this time, sa 10 years nating magkaibigan, ha. Oh, ano, oh my God. Okay. Ano ang sikreto mo? Bakit ka tumagal sa industriya ng ganito? Sa pagiging reporter. Paano mo ano yung longevity na paano mo na panatili itong longevity ng career mo? Dumating ba sa point na nagsawa ka? Dumating ba sa point na gumive up ka na kahit na mahal at may passion ka dito sa trabaho. Number one, kung mahal na mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka magsasawa. Mm-hmm. I cannot believe nga na 20 years na ako dito sa industriya. And day in, day out, yun ang ginagawa ko. Like 20 years? Wow. And talagang I can proudly say this na hindi ako nagsasawa sa ginagawa ko. Only because yung mga taong nakakatrabaho ko, katulad mo, iba-iba yung personality. Parang naging isang, alam, parang nabilong na ako sa isang malaking pamilya. Nagkaroon ka na ng maraming kaibigan, nagkaroon ka ng, of course, meron kang ibang kaaway, pero gano'n naman sa pamilya eh, di ba? Pero hindi ka nagsasawa at yung mas lalo mo siyang, how do I say this? Mas lalo mo siyang minamahal. Mas lalo mo siyang pinagbubuti.
kasi, 'di ba, lahat naman tayo ang struggle natin, ang goals natin is to become better, to be better at what we do. And ang kalaban mo lang talaga diyan yung sarili mo eh. From what you were or who you were yesterday, kailangan pagising mo the following day, ano ba yung mga mali ko kahapon? Kailangan itatama ko ngayon. May mga ganun ako eh. So siguro, yun. And sa pagiging, you know, sa GMA, naka-establish na rin ako ng pamilya eh. Sabi ko nga sa iyo, 'di ba, yung all these years ang naging best friend ko. Kasama ko pa sa ano, kasama ko pa sa beat ko, pareho kaming showbiz reporters. Ayoko na lang pangalanan si Aubrey Carampel, ano, kasi baka lumaki yung ulo, 'di ba? Kaya alam mo, witness ako kung gaano niyo ko love yung isa't isa. Naku, hindi rin to, plastikan lang to. 20 years na kami nagpa-plastikan. Grabe yung friendship ng dalawa, kakaiba. Kasi every time na nakikita ko pa yung dalawa, lagi kayong kumakain sa mga restaurants. Meron ding ibang mga ganyan sa GMA. Si Kuya Lars, also one of my really, matatawag kong really good friends talaga. So, maraming ganyan. Tingnan pa nga parang naging talagang no, tumayo Cara kuya David, the list goes on. Mm-mm. So, yun. Yun yung nagpapatibay sa akin kung bakit gustong-gusto ko talaga yung ginagawa ko. Kasi ang pamilya ko nasa Amerika eh. Wala ako talagang pamilya dito eh. Okay. Pero sila na yung naging pamilya ko. Yun. That's beautiful, kuya. Thank you for that. Kasi totoo yung sinabi mo. Di ba, minsan napag-usapan natin, sabi ko sa'yo, huwag tayo mag-ipon ng mga bagay na nabibili ng pera. Ang ipunin natin yung mga taong magmamahal sa atin. Oh. Diba? Totoo yan, kuya. Kasi yes. Pera kikitain mo yan eh. Pero hindi mo kayang bumili ng taong magmamahal sa'yo. Totoo. Yes, kuya. With that, Ken, thank you very much. At napakaganda ng hapon ko ngayon. Napakaganda nitong podcast episode na to kasi ang dami kong natutunan sa'yo. Thank you. Hindi ako magsasamang magpasalamat sa'yo, kuya. Ulitin ko na isa ka sa mga taong nagbigay ng aral sa akin. Pinangaralan ako. Binigyan ako ng maraming words of wisdom na nagtsagang kausapin ako ng dalawang oras, isang oras na nag-uumpisa pa lang ako sa showbiz industry at isa ka sa mga nagpalakas ng loob ko. Kaya kasama ka sa success na to, Kuya Nelson. I just wanna thank you for that. At sana thank patuloy you. Ako maging part ng success mo. Yes, Kuya. Itong ginagawa ko ngayon, Kuya, hindi matatapos yung learnings dito. For sure, kailangan pa rin ng mga advices, Kuya. Oo naman. Ken, thank you very much again. I love you, Kuya Nelson. Thank you. I love you too. Thank you very much.